The views and opinions expressed by the host do not necessarily reflect the opinion of the prof, the classmates, friends, the university, and most of all, the planet Earth and the universe. Furthermore, the views and opinions do not necessarily restate or reflect those of the school, the vlog, and its vloggers. Bukas ang bintana ng sasakyan kaya nakuha pang manghablot ng gamit ang bata at saka tumakbo. Ito naman ang bilis ng kamay ng isang binatilyo sa pag-i-snatch ng cellphone sa isang tindahan sa Baliwag, Bulacan. Hanggang sa sinabunutan ng isang batang babae ang isang sakay ng jeep. Sinabunutan ko po. Bakit? So, kinalimot ko sa mga kaibigan. Isa umano sa mga nagpapatapang sa mga kabataan ngayon kaya nasasangkot sila sa iba't ibang krimen ay ang paniniwalang hindi sila makakasuhan o makukulong. Mula sa mga batang hamog na nagbubukas kotse sa gitna ng EDSA at nambabato ng sasakyan sa underpass, 12 taong gulang na nagpapanggap na pulis at nangungotong pa sa Pasay, hanggang sa teenager na nanunog at nagtangkang pumatay sa Calabang Gang sa Parañaque. The House has approved in final reading to lower the age of criminal liability to 12 years old instead of the proposed 9 years old. On January 21, the House Committee on Justice approved the bill about lowering the age of criminal liability. Total of 146 legislators was in favor of House Bill number 8858, while 34 wasn't in favor. Batang Bilanggo Bill, or House Bill 8858, which aims to lower criminal liability from 15 years old to 9 years old, and amends the Republic Act 9344, or the Juvenile Justice and the Welfare Act of 2006. Memorial Circle upang mangalap ng impormasyon at mga opinyon ng taong bayan tungkol sa pagbaba ng criminal liability o BBB, Batang Bilanggo Bill. Ano po, agree po ba kayo sa ganong pinapropose nila na Batang Bilanggo Bill? Hindi. Una po naming tanong, is agree po ba kayo dun sa Batang Bilanggo Bill? Yes. Ako agree. Kasi hindi pa niya kakayanin yung environment. Halimbawa, ikukulong siya sa ganung edad. Hindi po. Yung mga nag-implement ng batas, magulang din yan. Di ba nila naiisip na kung mangyari sa anak nila yon sa ganung case, mawawalay sa magulang if ever na dadalhin yan sa mga pinag-aano ng mga bata sa DSWD. Siyempre, napalayo sa magulang yan. Ano pa rin yan eh, hahanapin niya pa rin yung aruga ng magulang. Bali yung mga ganyang case kasi kulang lang sila sa, parang ano lang sila na communication sa magulang. Saka yung proper na discipline. Kasi yung mga bata, as in, mawala pa kung alam yun. So pag yung tatanda sa kanya, tinuwal siya ng mali, pwedeng sabihin kasi na matanda, uy, gawin mo, tama. Parang yung pag-isip ng bata, ano, tama yung ginagawin niya pala mali. Kasi hindi naman kasalanan ng bata yun. Dahil minsan kasi sa sindikato, tinatakot sila na yun, pag hindi na ginawa, patayin sila. Kaya nakatawas na lang. Siguro mas gumawa sila ng mga bagay na yung mapagkakalibangan ng mga kabataan. Or turuan sila ng mga habit na, like kung halimbawa sa mga projects, yung kaya lang ng bata.
mag-ano sa nilang mga drawings, yung mai-enhance nila yung kakayahan nila na mawawala yung attention nila sa kung ano mga bagay na nakakasama sa paligid. Ako agree kasi ang dami ng bata ngayon, di ba, na nasasangkot din naman talaga sa mga tao dito. Criminal. Oo. Oh, ginagawa nila yun sa sarili nilang kagustuhan. Akin naman, ano kasi, para din matuto yung parents. Like, mas nagiging responsible kasi gumawa siya ng paraan para doon sa anak niya pinakita doon. Tapos, yun nga, sa, like, sa ibang bansa kasi, Singapore, di ba mababa kasi yung age ng bata na pwede hulihin. So doon, mas mababa yung criminal rate nila. So makikita natin, may malaki talagang significant difference. So effective. Sila ina-abuso doon. Lalo na alam ko kasi, parang, yung pasok nun, may process pa, parang like juvenile muna, ganun. Hindi naman counseling. Sila... Oo, counseling. Hindi ka naman ikukulong nang wala kang napapatunayan na kasalanan, di ba? Yes. Walang naman dadalhin dun agad-agad nang wala kang kasalanan. May process pa yan, ika-counsel ka, maraming gagawin sa'yo. So aalamin kung bakit mo ginawa din yun. Hindi ka biglaan or basta lang na ikukulong. Sa mga dahilan upang sumang-ayon tayo sa BBB o Batang Bilanggo Bill can lessen the number of crimes. Tuturuan sila na kung ano ba ang mga dapat at tamang gawin. Fact check, hindi naman kasi sila sa kulungan ilalagay, kundi mainilaan ng gobyerno sa kanila kung saan dapat sila mamalagi. Ito ay ang bahay pag-asa na kung saan matutulungan sila na kung ano ba ang mga dapat gawin bilang kabataan. It gives justice to the victims and their loved ones. Ang limang rason is it will force the parents to pay more attention to their children. Sa pangdahilan ay yung sinasabi ng low educational attainment. Pero naisip nyo ba na once na napunta na sila sa bahay pag-asa, ay may posibilidad na maturuan sila kung ano ba ang mas tama at matututunan din nila na hindi porket ito ang nakikita nila na ginagawa ng mga matatanda o ito yung mga ginagawa ng mga tao sa paligid nila, ay masasabi na nila itong tama. Ito naman ang ilan sa mga dahilan upang hindi sumang-ayon sa pagpapatupad ng BBB o Batang Bilanggo Bill. First point, it will not really result to lower crimes. According to the data of the Philippine National Police, ang mga kaso ng bata na nag-aambag lamang ay 1.72% sa kalahatang krimen na nangyari sa Pilipinas. Unang-una, kulang sa budget ang gobyerno natin. Iilan lamang ang mga gumaganong bahay pag-asa na ino-operate ng DSWD. At kulang na kulang ang youth care facilities ng ating gobyerno. Fact check, we already have a law regarding to this kind of children crimes. This law is called Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. So kung meron na tayong batas, this law needs not really to be amended. This is need to be fully implemented. Hindi kailangan na lang natin dito mag-focus at ito ang gamitin natin upang batayan sa pag-aasikaso ng kaso ng isang bata. Ayon sa Psychological Association of the Philippines in 2016, and quote, children and adolescents differ significantly from adults in decision-making, propensity against in risky behavior, impulse control, identity development, and overall maturity. Hence, a child should not be held at the same standards as the adult. Some of the external factors na nakaka-apekto sa pag-iisip or action ng isang bata upang gumawa ng krimen ay una, they are living in the areas with high crime rates. Second, children who lives in a place where there is a low attainment of education. Pangatlo, ito ay yung mga bata na exploited by the syndicates. Pangapat, children that are neglected by their parents. Lowering the minimum age of child will not really secure that the syndicates will not use them anymore. Habang pinabababa lang ang criminal liability, hindi talaga nasusolusyonan ang mga sindikato, kundi nabibigyan lang tayo ng another possibility na gumamit sila ng mas bata pa doon sa mga ginagamit nila noon. Ngayon po ay narinig na natin ang hinaing at opinion at ang mga pinaglalaban ng dalawang pani.
Ngayon, nasa sa inyo, taong bayan, kung kayo ba ay papanig dito o kokontra. Kokontra ba kayo o kakampi dito? Mananalo ang dapat mananalo, matatalo ang dapat matatalo. Dahil sa huli, taong bayan pa rin naman ang huhusga kung ano sa kanila ang makakabuti sa bansang Pilipinas. Kasi di naman papatayin yung bata eh. Maganda yung idea na itatama yung mali. We all consider that point na at certain times, pag may maling ginagawa ang isang bata, kailangan itama. Pero ang tanong natin dito is, paano itong gagawin? Because at the end of the day, kung ang idea natin is tama, kung ang aplikasyon naman ito ay nagkakaroon ng mali, doon tayo magkakaroon ng problem. Maganda. Pero ang tanong natin dito, paano i-implementahan ng tama? Kasi bilang isang political economist, may ano pa sa politika, ang nangyayari ngayon is gawa tayo ng gawa ng mga batas na mahirap i-implementa. At dahil mahirap i-implementa, useless na lahat. Mostly, physically ako because it depends on the severity of the child or some reward. It is less the time that you can actually makikita natin na mali talaga ang mundo natin. At dahil mali ang mundo natin, imbis na itama natin yung bata, itama natin yung mundo natin ngayon. Pero at the end of the day, nagkakaroon ka kasi ng stigma. And that stigma creates a problem na huwag natin iikulong sa pagsabing ikulong. Huwain natin yung mga bata, itama natin. Pero huwag natin ikulong. Itama natin yung mga magulang. Tama natin yung ginagalawan nila. Sabi yan ni Rizal na tayo ang pag-asa ng mga ng bayan. Paano tayo magiging pag-asa ng bayan kung mismo yung bayan natin ayaw sa mga bata? Magkaroon tayo ng sibilisadong paninitigan. Actually, I'm against the bill, Batang Bilang Mobile. Yung cognitive development ng bata is not actually developed. Hindi pa rin niya lubos na naunawaan kung ano yung pinipili at yung deserve niya. Kumbaga sa education, pwedeng alam mo, pero hindi mo naunawaan. Ilang bansa lang or few counties na hindi pa third class county, hindi pa siya third world county, tapos mga nasa first world na yung nag-i-implement ng juvenile justice. Second, kung titingnan natin yung society na it's really unfair, lalo-lalo sa mga marginalized or sa mga first is yung poverty. Remember the poverty, yung development ng isang tao ay nakadepende sa kung ano yung nararanasan niya at kung ano yung environment niya. Kung sasabihin natin may mga bata na nakakusahan ng isolated cases yun. But those who are living in, let's say, depressed areas, tatanggalan natin sila ng opportunities mag-develop pa. Diba? Instead na pag-uwi natin, tatanggalan natin sila ng oportunidad na mag-develop. Kaya ba ng government na magbigay ng rehabilitation? Kasi unang-una, yung free education pa nga lang, hindi nakalang-implement na maayos. Yung K-12 yun lalo, yung signalay na parang what more pa kaya sa ating rehabilitation sa ibang therapy. So, ang one of the suggestions, tignan ang education system. At the same time, yung welfare ng mga nasa necessary. I think siguro na bago yung isa lang ang pinagaling solusyon. Hindi ko siya yung talaga ang solusyon. Pero, the question is what kind of education.
Leonard. Ilang taon ka na? 9. Saan ka nakatira? Sa Dania Postina 2. Bang bata ba ikaw? Ano masasabi mo? Okay lang ba sa'yo na makulong ka? Nag-aaral ka pa ba? Kapag nag-aaral pa, gusto mong makulong ka? Kapag may nakaglayaman na ginagawa ka, masama?